Magandang araw po, Sir Dean. Ano po ang sikreto ng inyong airgun? At maganda tumama. Yan, so may katanungan po tayo. Magandang hapon, by the way. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang buhay. So, welcome back sa ating channel. So, ngayong hapon, kailangan lang nating sagutin ang katanungan ng isa nating kababayan, ang ating ka-airgun. Ano daw ang sikreto ng ating airgun? So, actually, hindi po ako nagsisikreto. Wala po akong sinisikreto, no? Lalo na sa pag-tuning, sa mga upgrades na nilalagay ko sa aking airgun, wala po akong sinisikreto, no? Makikita nyo naman po sa aking mga vlog, yung mga previous vlog, no? Ano yung mga upgrades, yung tune na ginagawa ko sa aking mga airgun, nandun po lahat. So, guys, wala po akong sikreto. No? Unlike ng iba dyan na sinisikreto, no? Gusto nilang sarilihin, no? Ang kanilang mga technique. Kasi nga daw nagko-compete sila. Hindi daw nila pwedeng i-share kung anong ginawa nila sa kanilang airgun dahil nagko-compete sila. No? Kaya ako po naitayo itong page at channel na ito kasi nung ako ay newbie, nung ako ay baguhan, no? Wala po akong makita or mapanood sa YouTube na kung saan tuturuan ka. Unlike nung ako ay nagsisimula sa pagmumotor, nagsisimula ako sa pagpatakbo ng big bike, no? Ang dami mong makikita sa YouTube ng mga tutorials, mga tips. Mantalang dito sa airgun, sos, lahat sikreto. So, kaya ko po naiisipang gumawa ng vlog, no? Gusto ko pong makatulong. Gusto ko pong makatulong sa mga baguhan. At para magkaroon din sila ng guide, no? Hindi po yung sinasarili. Yan. So, mga ka-airgun, mga kababayan, no? Gusto ko pong tumulong. Gusto kong makatulong sa airgun community. Hindi lang sa pagbibigay ng informasyon. Yun na rin sa pinansyal, no? Kaya lang, limited ang ating kakayahan, no? So, hindi pa po kumikita ang aking YouTube. Kung titingnan nyo po, parang $7 pa lang ang kinikita ng aking YouTube. Kadahilanan na rin na kunti pa lang ang ating viewers, kunti pa lang ang ating mga subscribers. Pero, ano man po ang kikitain ng YouTube na to, ay ang hangarin ay makatulong, no? Gusto kong makatulong sa pag-i-sponsor sa mga pantshoot, sa mga pangailangan. Pero yun nga, dahil limitado ang ating kakayahan finansyal. So, meron din mga nabibigyan natin pero hindi gaanong kalakihan. No? Pero yun lang po yung kaya nating ibigay. Pasensya na po. So, ayun, gusto ko pong makatulong, kaya po tayo nagpagawa ng mga vlog. So, ayan, mga ka-airgun, wala po tayong sikreto dito, no? So, isa-isahin ko po yung mga upgrades na nilagay natin dito. So, itong airgun na to ay nabili ko po sa Escopeta Airguns sa Sukat Paranaque. This is from Indonesia, no? 17 caliber 177.
At nung nabili ko, eh, ito ay nasa 37,000, no? Ayan, nabili ko ito last September, last year. At ito, ito kulay itim. Pinalitan ko lang po ng kulay brown dahil ang kanyang receiver ay brown. Ito kulay itim din na rubberized. Ito itim din. And then ito, kulay black na plastic. So, kita nyo naman sa aking mga vlog, tininturuan ko lang ito ng spray paint. And then, itong isa sa mga significant, tilagyan ko siya ng regulator na made in China, 18 PSI. Pero, pinalitan ko po yung disc, no? Nilagyan ko siya ng mga Belleville, hindi po siya Belleville disc, mga Japan disc, nabili ko kay Field Precision Shooter. Ano pa ba? And then itong silencers, eskopeta ko na rin nabili. Ayan, pina-trade ko sa kanila. Dahil parang ako yata ang unang bumili sa kanila ng Tactical Predator Neo that time. And then itong scope, dahil ito ay dovetail, at ang aking tubo ng scope ay 34. Wala tayong makita ang scope ring na 34 na dovetail. So, bumili tayo ng adapter, no? From Picatinny to dovetail. Kaya yan, medyo nag-elevation ng konti. Pero so far, okay naman. And then, isa sa mga significant na ginawa natin ay pinalitan ko po, no? Yung spring. Pinalitan ko po yung spring. Yung hammer spring. Ito po yung kanyang dating hammer spring. And this is Indonesian. Galing sa Indonesia. And then, meron po akong nabiling Misumi spring. Kay Field Precision Shooter. This is Misumi. Yan, mas ma-last ano kasi to. Mas stable yung kanyang pagkaka-spring. And then, meron po siyang hammer weights. Yan. Yan, pinamachine shop po yan sa Escopeta Airguns, no? Hammer weights. This is around 90 grains. Ano? Ganun po siya kabigat. So, papasok mo lang siya sa spring. Yan. And then, nasa loob siya ng hammer. No, ito, di ba yung side lever. Yan. Ito yung kanyang hammer, papasok mo siya sa loob para dagdag bigat. Ang mangyari kasi niyan, pag may hammer weights, pwede mo nang bawasan yung ikot ng spring o kaya yung spring tension. Yan. So, may spring tension po yan. And then, meron po akong mga markings dito sa adjustment ng power. So, kung makikita nyo, dalawang guhit. Yung isa, pang magaan na pellet. Mas maano yung kanyang tension. Yung isa naman, dito sa bandang pagitna, para sa mas mabibigat na pellet. No? O kaya slugs. So, kung slugs na, pwede mo pa siyang pihitin. Dagdagan mo yung kanyang tension. Spring tension. Kasi ang kanyang ating output PSI ngayon is 1.8. So, tatlong klase po ang bala na ginagamit ko rito. Yung Silver Streak Junior na 10 grains. And then, meron tayong bala na GSB Bis, no? Yung 16 grains. And then, slugs. Nag-try din ako. So, kung gusto mong dagdagan yung kanyang power, to pipihitin mo lang ito para madagdagan yung kanyang spring tension. So, mas madali po kasing mag-tune. Mas madaling mag-tuning kung meron kang hammer weights.
Kasi pag meron kang hammer weights, pulido yung solid yung kanyang suntok, no? Dito sa valve sa loob para mag-release siya ng AM. So far, yun lang, no? Yun lang po yung mga ilagay natin dyan. Wala nang iba. So, nasa inyo na yan. Nasa yung pagtimpla ng spring tension plus yung mabigat-bigat na hammer weight. And then yung regulator, no? Hahanapin nyo po yung sweet spot ng regulator kasi minsan, may mga regulator na pagpuno nasa 3000 psi. Iba, no? Iba yung point of impact. Minsan malakas and then hindi ka makakreate ng magandang groupings. Pansin niyo kung saan psi siya makapagbigay ng magandang grouping. So, kagaya nito, napansin ko, pag nasa 3,000, medyo, hindi naman sabog. No? Hindi naman sabog na sabog. Medyo kalat lang. Pag 3,000. Pero pagdating niya ng 2,7, 2,5 PSI, yung laman ng tangke, dito, yan, hanggang 1,8, doon na siya, magbibigay ng, consistent groups. So, hanapin po ninyo. Kung napansin nyo pong ganun, hindi huwag nyo nang paabutin ng 3K hanggang doon na lang siya sa 2.7 or 2.5, no? Para at least maganda-ganda yung groups. And then, napansin ko pa sa mga PCP bawa overnight, no, kinaumagahan, ginamit mo siya. Unang putok, iba. Iba yung ibibigay niyang pressure. So, at least, so, siguro sa akin, at least mga limang putok muna. Then, saka maglagay ng, limang putok na dry fire, then saka maglagay ng pellet. Then, pansinin mo, pag maganda na yung groupings, that is the time na, yun na. Pwede ka nang mag-hunt or bahala ka na. So, yun lang po, no? At sa mga patuloy na sumusubaybay, salamat po. At sa mga followers natin sa ating AB page, no? Pasensya na po kung hindi ko kayo ma-replyan agad-agad dahil medyo dumadami na po yung mga nagpapaturo, nagtatanong, hindi lang po mga kababayan natin, kundi pati mga taga-ibang bansa, no? Pag may problema yung kanilang airgun, particularly yung RTI priest or prophet, yan, nagme-message sila. Okay lang din sa akin, kahit hindi ako bayaran, at least dumadami ang aking mga kaibigan. Nadadagdagan. At least nasi-share ko yung aking mga knowledge, yung aking nalalaman. So, dahil ako lang naman, ay gusto ko lang din makatulong sa abot ng aking mga kaya. Pero, yun nga, meron talaga, no? Meron talaga mga isip talangka na nagpupumilit na gusto tayong pabagsakin. Ayan. So, basta sa akin lang, wala akong naapakan, wala akong sinasagasaan. Tuloy lang, no? At sana kung may nasagasaan man, paumanhin po, pasensya na po. Dahil hindi ko po sinasadya. Oh, ayan, so, kung may katanungan pa, pwede po kayong mag-message sa aking FB page. Parehas lang po sa pangalan ng aking channel. At huwag po kayong mahiyang magtanong habang ako ay hindi pa busy, no? So, meron din po akong totoong trabaho and sooner or later, no, magiging busy tayo.
at hindi ko na baka hindi na ako makasagot agad. So habang hindi pa tayo nakakabalik sa ating totoong hanap buhay, yan, pwede pa, no? Pwede pa akong gumawa ng maraming vlog. Okay, so hanggang sa muli, mga ka-ergan, ka-hobby, salamat sa inyong mga time, and keep shooting, always remember gun safety, unang-una po sa lahat. Salamat po and God bless.